umaga po mga kababayan, nandito tayo muli sa Sitio Bangkod, no, Barangay Kabalawangan Norte, no. Ayan, medyo masipid dito sa dulo, medyo mahirap po yung daan, lupag-lupag rin. Ayan, talayan dito. Oh. Ay, ano ba 'to? Para tayong binabato ng bato. Aray po. Diyos ko, talagang gumagalaw ang kamera dahil napaka ano, ang hirap ng daanan, mga kababayan. Natin may iwasan, gumagalaw talaga yung camera dahil gumagalaw din yung humahawak. Ang hirap pag ganito yung sasakyan na kay Mercedes Benz, mga kababayan, no? Aray po, ano ba yan? Kaya tiis lang tayo sa Mercedes Benz natin sasakyan. Ang layo na pong napupuntahan itong sasakyan natin, no, kahit saan saan na ng Solok ng ano, Pangasinan narating na niya. Yan, ang ganda ng paligid, no, maisan po yan at saka palayan kabilaan. So sariwa po talaga ang hangin dito. Yun nga lang, medyo mainit, no? Kahit mahangin pero yung dampi ng hangin medyo mainit sa balat. Magandang umaga po mga kababayan. Kung natatandaan nyo po, si Lolo Marcelino po, no? Yung pedal driver po natin. So balikan po natin ngayon at meron pong magpapaabot ng biyaya sa pamilya ni Lolo Marcelino. Kaya samahan niyo po ako mga kababayan. Muli mga kababayan. At merong ating sponsor na gusto balikan. Kaya mag-aabot po tayo ng biyaya. Maagang pamasko po. Tao po! Tao po, hello, kumusta? Kumusta, Lola? Good morning. Nandiyan si tatay? Meron po. Okay. Magandang umaga po, Tatay Marcelino, Lola, Stella. Kumusta po, Nanay Stella? Kumusta po, mula nung nandito ako, nung pinuntahan ko po kayo, kailan pa yun? Medyo matagal-tagal na po yun, no? Tatay Marcelino, patuloy pa rin po sa pagpipidal. Kumusta naman po ang kita? Mas ngayon naman, mahirap na ba? Nagsagagumawa naman sa kalsada sa palengkay. Oo nga po, no? Yun nga po, ginagawa ngayon. So, nahirapan kayo kasi yung mga pasahero po, nabawasan, ganun po. Opo. Pero araw-araw na po kayo ngayon lumalabas. Opo, ama. Kasi dati parang every other day o kaya may schedule, di ba po? Wala na ba? Ngayon okay na. O kahit pa paano, araw-araw na kumikita, no? Hindi tulad nung punta ako dito, isang linggo, dalawang beses o kaya tatlong beses. So ngayon, kahit pa paano, araw-araw na at kakaraos na rin, no? Makakaraos na rin sa araw-araw. So magkano ang kinita ngayon ni Tatay Marcelino? Kahapon, ma'am, mayroon naman akong pinambili ng 2 kilo. 2 kilong bigas. Opo, ma'am. Tapos ulam. Ulam na kun lang, ma'am. Anong nabili nyo? Yung talong lang na... At parang torta, ganon. Tinorta nyo po o ginisa? Hindi nyo. Lagyan ng bago. Parang inihaw. Inihaw. Ah, inihaw. Masarap po yun. Paborito ko po yun. So magkano ang kinita nyo ngayong umaga? May ikaw na siguro, ma'am. May 50 na siguro. So makakabili na rin po ng isang kilong bigas. Wala pang ulam. Wala pa. Paano po yung tatay? Aalis po kayo ng maaga?
Opo, ma'am. Anong oras po kayo umaalis sa kanina, umaga? Kaninang 5:30, 5:30. Ay, 5:30 na. Kasi ang layo nito eh. Biro niyo po, magagaling po dito sa Sitio Bangkod, mga kababayan. Then, bago makarating si tatay sa bayan, mga ilang kilometro kaya tansyan niyo, tatay? Mga tatlo or apat, no? Opo, ma'am. So, kailangan pa niyang magpidal, no? Tatlo or apat na kilometro po bago siya makarating ng bayan. So, paano po yun? Maghapon na po yun, tatay, na nandoon ka? Mula umaga hanggang hapon, hapon na po ang uwi nyo. Opo, ma'am. Nagbabaon na ako. Nagbabaon na lang po kayo. So, anong inuulam yung madalas sa dalang yung baon? Binibili ako ng 10 balatong gano'n. Kad tunggal kuya ko sa hapon, 2 kilong bigas ganyan. Hinintay namin, ma'am. Hinintay pa nila akong dumating dito bago sila magsahin. Ay, ganun po. Araw-araw po yun, inaantay ka pa ni nanay ng saka yung mga anak mo at ako. Opo, ma'am. Ngayon na wala. Aantayin pa kahit bago kayo makakain, lola, ay nanay. Paano pag walang, halimbawa, walang maiuwi si tatay? Medyo mamagutang. Mangutang na lang muna. Pero kahit pa paano, kahit bigas na 1 kilo, no, nakaka-uwi naman si tatay. Katulad kanina, nag-aantay kayo kung ano po yung bit-bit ni tatay, yun po yung kakainin nyo. So, kailangan antayin pa talaga si tatay. Antayin, no? Ma'am, kung may mapasadahan o wala. Kung wala, ma'am, lalabas ka na ng mga utang. So, kahit pa ano, meron naman pong magpapautang sa inyo, meron, nanay? Meron, ma'am. Siyempre, may mga bata, apat silang maliliit. Nandyan pa rin sa inyo? Oo, ma'am. Yung dating napuntahan ko, yung mga bata, kayo nandyan pa rin po sa inyo? Oo, ma'am, sila yung dalawang apo ko. Yung mga apo nyo? Ay, tatlo sila. Yung mga magulang niyan, kahit paano nabibigay naman po sa inyo? Yung lalaki, ma'am, minsan. Minsan-minsan po. Trabaho. Oo, yung ina niya, ma'am, wala na. Pero may asawa naman. May asawa ng iba. So, kayo na po lahat sumalunong sa obligasyon. Bakit na napaiyak si nanay kanina? Na sinabi niya po sa akin na kailangan pa mag-antay. Bakit po, nanay? Bakit napaiyak po kayo doon sa sinabi niyo na kailangan niyo pa mag-antay bago kayo makakain? Antayin niyo pa si tatay Marcelino. Bakit po? Napaiyak ako kasi, ma'am, dahil ay paano may gustong tumulong. Na hindi niyo po akalain na hindi ko akalain, ma'am, na may tutulong po sa inyo. Ayan. Kasi ganun po talaga, nanay, no? Kaya nga minsan kahit anong problema na napagdaanan natin, kapit lang sa Diyos, no? Huwag mawala ng pag-asa kasi darating at darating din yung mga biyaya, no? May mga taong malaki ang puso na gustong tumulong. Ma'am, kaya ngayon, ma'am, sa inyo. Laging pasalamat, ma'am. Hindi ko kalain na may darating na ganyan. Hindi nyo kalain na babalik ako, no? Oo. Oh, diba? Kasi matagal na. Opo, hindi nyo kalain na babalik ako. So, mga kababayan, napuntahan na namin kasi noon, no, nabigyan na rin namin ng munting tulong sila ni Tatay Marcelino at saka si Lola, ay si Nanay Estela. So, ngayon po, kaya po ako nandito kasi meron tayong kababayan, no, na talagang may gininto ang puso na tumulong at magbigay sa inyo ng biyaya. So, maraming salamat po sa ating sponsor, no? Fernandez family from Canada. Ma'am, naiyak po si nanay dahil hindi niya po akalain, no, na meron po palang taong daw na tutulong sa kanila. Siyempre po, habang tayo na mabuhay, ay may pag-asa. Sabi ko nga, darating at darating yung mga taong may gininto ang puso na tutulong sa mga taong lubos na nangangailangan. So ngayon, mga kababayan, maraming salamat po sa ating sponsor na si Fernandez family from Canada. Ma'am, maraming salamat po sa inyo. Nawa ay pagpalain pa po kayo ng Panginoong Diyos na sa ganun po ay marami pa po kayong matutulungan. Maraming salamat po sa inyo. Okay, nanay, tatay, ay buksan po natin ang biyaya, no, na ipinagkaloob sa atin ng Fernandez family, ha? So, nagkakapit si tatay? Nagkakapit ka? Ikaw, nanay, nagkakapit po kayo? Dito, tabi po kayo.
Pwede po kayo. Ayan, ayan, may kape na po kayo. Tapos may gatas na rin, siyempre. Tapos may biscuit na rin. And then meron ng mga noodles pang merienda. Ayan, may mga noodles na. Tapos siyempre meron na rin pancit canton. Ayan, meron kayong tinapay. At saka sinamahan ko na rin po ng palaman, no? Tapos siyempre may sugar na. Para gusto nyo medyo matamis ang iniinom nyo, pwede kayong maglagay. Siyempre meron na rin tayong mga mantika, suka at toyo. Siyempre may mga dilata na tayo. Ayan, may friska tuna na tayo. Tapos 5-5 sardin. Tapos meron na rin tayong corn beef. Ayan po. Ayan. Oh, daming dilata, no? Tapos siyempre bukod na po dyan, meron tayong siyempre naglalaba si nanay. Anong trabaho ni nanay noon? Naglalabada? Lalaba. Hindi na kayo. Kasi nagbabantay, nag-aalaga na po kasi mga apo. Kasi tatlo, no? Tatlo, apat. Tatlo yung apo mo. May anak pa akong maliit. Ah, oo. No? Kasama yung anak mo, no? Yung bunso mo. So, apat sila lahat. So, siyempre, maglalaba po kayo. Ayan. Meron kayong sabon. May mga Zondrok shampoo, Colgate, saka powder. And then, meron na rin safeguard. Siyempre, meron kayong alcohol. And then, bukod pa po dyan, siyempre, ito po kasi mga kababayan, Fernandez family, ito po yung grocery niya. So, siyempre, hindi po ako pupunta dito kung hindi po ako magbibit-bit ng bigas. Kasi ito ang pangunahing kailangan sa araw-araw ng ating mga kababayan. Kahit walang ulam, kahit walang ano dyan, basta may bigas, ang importante may bigas. Dahil kung masipag ka lang at katulad nito bukid at maghahanap ka ng mga gulay-gulay, makakain na po kayo. Masarap na po ang kain nyo. Kasi importante is may bigas. So ngayon po, maraming salamat po, no? Ang sponsor po sa bigas natin ay si Ma'am Jessica Sukwako from UK. Ma'am Jessica, maraming salamat po sa inyo, no? Ito po yung bigas na binigay nyo po. At laking tuwa din po nila ni Lula dahil marami po ito at matagal-tagal na po ito maubos. Kaya maraming salamat po sa inyo, Ma'am Jessica Sukwako. Nawa ay pagpalain pa po kayo ng Panginoong Diyos na sa ganoon, mas marami pa po kayo mabibigyan na mga kababayan natin na lubos na ngangailangan. Maraming salamat po. Tatay, ito na po yung inyong bigas. Ayan. So ngayon po, pwede po kayong magbigay ng mensahe. Nanay Estela doon sa ating mga sponsor. Maraming salamat po na kuan ko kalain ngayon na araw ay may tutulong sa amin ngayon. Salamat po. Kayo po, Tate Marcelino, ano pong masasabi? Maraming pong salamat po, Madam Fernandez. At saka Ma'am Jessica. Jessica. Maraming pong salamat uli yung naibigay niyo sa amin. Maraming pong salamat. Hindi nyo akalain, hindi ko akalain na meron ko yung biyayang ganito na kumpleto, ma'am. Na may bigas pa. Ma'am, hindi ko akalain, ma'am. Siyempre, bukod pa po dyan, no? Kaya ito, nanay, para po yan, meron kayong madukot-dukot, no? May pambili kayo ng ulam, prutas, o karne, o manok. Kasi mahal ang karne ngayon, 300 na ang kilo. Diyos ko po, 300 na ang kilo. Kaya... Ayan, maraming salamat po muli sa ating mga sponsors, Ma'am Jessica Sukwako, Family Fernandez, maraming salamat po sa inyo. Dahil sa pagmamahal nyo at malasakit dito sa ating mga kababayan, kayo marami po tayong napapasaya. Maraming salamat po. Maraming pong salamat, Ma'am. Yung naibigan nyo sa amin, maraming pong salamat ulit. Hindi ko akalain, Ma'am, na may darating. Tate Marcelino, ilang taon na ba kayo namamasada? Nakalimutan ko na yung sinabi niya sa akin noon eh. 22 years na kayo. Talagang dito lang kayo noon. Noon sa amin. Bandang roon. Pero lumipat kami dito. Grabe, ayan po mga kababayan, no? 22 years na po na nagpipidal si
Tatay Marcelino hanggang ngayon, no? Ilang taon na po kayo uli, Tatay Marcelino? 59 na po. 59 na. So, isang taon na lang senior na. So, grabe. Ang layo nito. Gaya nga ng sinabi ko po kanina, mga kababayan, 3 to 4 kilometers bago po makarating si Tatay Marcelino sa bayan, no? Dito pa lang, mula dito, papunta doon, nakakapagod na. Kasi ang hirap pa ng daanan, di ba, Tatay? Diyos ko po, ang hirap po ng daanan, lubag-lubag, and then buti na ngayon, nilagyan nila ng buhangin at saka yung graba, ganon. So medyo okay-okay na, hindi katulad nung unang punta namin dito, as in lubag-lubag po talaga. Buti na ngayon, kahit paano, napaayos na po nila. Ilang taon ka na, anak? 8. Anong pangalan? Erickson. Anong grade ka na? Grade 2 ka na? So ayan mga kababayan, no, bunso nila ni nanay at saka ni tatay. Ilang taon po kayo nung nanay nanganak dito sa bunso nyo? Pinanganak yung bunso nyo? Oh. 51 ka na. So 51 minus 8. 43. 43 na siya, no? Meron siyang bunsong anak, 8 years old, no? Si Bibi Erickson, nag-aaral, nanay, no? Grade 2. So, nakahabol pa. Ang galing yung nanay, ha? Nakahabol pa kayo, ha? Talagang humabol pa kayo. Kaya, ayan. Siguro, naglabing-labing ng dalawa, nakalimutan na buo. Ayan. Nakahabol, yes. Ikat na kami ngayon, ma. Buong buong. Ah, nakilala na kayo, no? Oo, noon. O, oh, diba anong sabi nila? Uy, sikat kayo. Oo, oh, ah. Naging artista ba? Oo, ma'am. Bariyo na, ma'am. Napanood nila. Napanood nila, o, oh, diba? Tapos madagdagan pa ngayon, no? Oo, ma'am. Naku po. Madagdagan pa at lalo pa kayo makikilala. Sige, mag-aala ng mabuti, ha? Para pag tumanda na si Lola, ay si Mama at saka si Papa, pag hindi na nila kaya, ito na naman ang tutulong kay Mama at kay Papa, anak, no? Oh, very good. So, ayan. Binabati ko ang mga kapitbahay namin. Dito naman kami mag-asawa, makikita buong baryo. Lahat ng mga kamag-anak, patiin po, ha? Yung mga anak ko dyan sa Tarlac, panoorin yung nanay nyo, tatay nyo ngayon. Dito, umiiyak ng kan. Sobrang tuwa, no? Sobrang tuwa, hirap, kahit paano. Mahirap mag-alaga ng mga bata. Ayan ang mga kapalit sa mga kalungkutan, no, sa buhay nila ni nana at ni tatay na may darating na biyak. May darating ngayon, ma'am. Di ko akalain, ma'am. Kaya napaiyak si nanay dahil hindi talaga niya akalain ngayong umaga na may darating na biyaya sa kanila. Kaya, ayan. Ganun lang po talaga. Mabait ang God sa atin, no? Talaga napakabait ng Diyos sa atin. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Basta tayo go, happy lang. Ganun po. Makikita na naman kami buong barrio. Oh, magbabay kayong dalawa, ah, tatay. Magbabay. Bye-bye. Salamat. Okay, sige. Mag-ingat kayo, ha. Mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, paki-share at paki-subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye.